Before I proceed, I would like to ask Koa. Sige. Koa, would you agree that three land bank checks, each amounting to 37.5 million, were issued to Mr. Edward Farda Aspey? Attorney yes. Camora, you are recognized. Yes, Mr. Chair. And did Mr. Edward Farda certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the debt and confidential funds and in fact issued the corresponding certification? Yes, Mr. Chair. Yes. And Mr. Farda and Madam Acosta also prepared the corresponding accomplishment reports for the use of the debt and confidential funds. Would that be correct? Mr. Farda, yes, Mr. Chair. Could you please repeat your answer, Madam? For Mr. Farda, for DepEd, Mr. Chair. Yes. Now, may I know, Mr. Edward Farda, si Ms. Sunshine po ay asawa po ninyo? Yes, Your Honor, you're correct. Yes, and Ms. Sunshine Farda, nagtatrabaho rin doon sa office ng Vice President. During DepEd po, kasama po po siya. Yes, thank you. Now, Mr. Chair, para lang ma-recall po natin, si Ms. Sunshine ang pinangalanan ng ating mga resource persons natin noong mga nakaraang hearing na nag-abot ng payola money sa mga empleyado ng DepEd. At sinasabi niya na ito ay galing kay Vice President Sara. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Talagang sunshine siya dahil paano ba naman hindi iilaw ang mukha mo pag naabutan ka ng pera. Meanwhile, si Mr. Farda naman ang pinapangalan noong nakaraang hearing na noong una ay nagproproseso ng payola money through land bank payroll accounts ng field personnel. Pero due to supposed security reasons, hiningi niya ang personal ATM account numbers para doon na lang ipapadala ang payola ng field personnel effectively bypassing the official documentation of all the transactions. In short, Mr. Farda, kayong mag-asawa ay nagtatrabaho para kay Vice President Sara. Tama po ba? Mr. Edward Farda. Yes, Your Honor. Yes. Kayo ni Mrs. ni Miss Sunshine ay galing sa Davao. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Bago kayo nagtrabaho under DepEd with Vice President Sara as the Secretary, si Miss Sunshine ay nagtrabaho for VP Sara nung siya ay Mayor ng Davao City. Tama po. Mr. Farda. Yes, Your Honor. In other words, Mr. Farda, lumipat kayo ng Maynila to serve the under the office of the Vice President and in DepEd. Tama rin po ba? Your Honor, yung po kasing asawa ko nasa Manila, so kung ako po ay nasa Davao, so I decided na mag-apply po ako sa DepEd, kaya nagkasama po kami. Noong si Vice President Sara ay nakabase po sa Davao as the City Vice Mayor, hindi po kayo part ng kanyang staff. Tama rin po ba? Tama po, yun. Tama. In short, bago kayo naging SDO or Special Disbursing Officer ng DepEd, wala po kayong involvement kay Vice President Sara. Yes, Your Honor. Correct. Dahil sa inyong asawa, si Miss Sunshine, kayo po ay nakilala ni Vice President Sara. Tama rin po ba yun? Yes, Your Honor. Sa makatuwid, tama rin po ba na ang pagiging special disbursing officer ninyo ay ang first job nyo kay Vice President?
Your Honor, Executive Assistant po ako bago po ako naging SDO. So, hindi ito ang first time na trabaho po ninyo kay Vice President? Executive Assistant. Yes. Ang SDO appointment, ang SDO ay isang appointment by the head of office. Would you agree with that? I believe po trust and confidence po. Oh, pero nag-appoint yung head of office. Opo. Thank you. In other words, pinili po kayo ni Vice President na maging special disbursing officer. By trust and confidence po. Yes. Okay. Mr. Chair, as we can see, isa lang ang credential ni Mr. Farda upang siya ay piliin ni Vice President Sara para maging SDO. Ito ay dahil siya ay asawa ni Ms. Sunshine. Alam naman natin ang position na SDO requires trust dahil malaki ang funds na involved dito. Sinabi na rin ni Mr. Farda yun. For the case of DepEd, kay Mr. Farda, unang ibinigay ang confidential funds na umaabot ng mahigit 100 million. Mr. Farda, are you a regular employee within the meaning of our civil service? Mr. Chair, Executive Assistant po is also appointed po ng head of the office of the agency, considered po as a regular employee. Considered as a regular employee and therefore covered po ng civil service rules. Would you agree? Mr. Chair, hindi po ako masyadong malam sa rules po ng civil service. So, can I ask someone? Kasi if you're a regular employee under our civil service rules, the fact that you are appointed in the DepEd as co-terminus with the Vice President and then Secretary of Education, are you trying to tell this committee that a co-terminus employee would be a regular employee within the meaning of our civil service rules? And if no naman, I think you would also be aware that under a joint circular, a special disbursing officer must be a regular employee. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Now the question is, are you or do you consider yourself a regular employee despite your being a coterminous employee? Yes, Your Honor. So you are a regular employee. You consider yourself such. Okay. But as a coterminous employee, you serve at the pleasure of your principal. Tama rin? Yes, Your Honor. Meaning the principal is the Vice President. Yes, and Your Honor. She can remove you from office at any point in time. Tama rin? Opo, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, at the appropriate time, I wish to explore legislation on this matter because an SDO cannot be a coterminous employee. We have to remember that confidential funds, when granted to a civilian agency, is related to the functions of the agency itself. As such, the person handling it must be a career employee, preferably of that agency, so that we are certain where loyalty lies. Not just a coterminous employee where incentives are aligned towards ensuring that the principal is pleased with his or her performance. Do we have a representative of the Bureau of Treasury, Mr. Chair? Comsec. Your Honor, Bureau of Treasury was informed belatedly, but they will try their best to appear today, Your Honor. So they're not present
today. Not present today, Your Honor. Kasi, Mr. Chair, ang tatanungin ko po sana is tungkol po dun sa fidelity bond. The representative of the Bureau of Treasury is the appropriate or proper person to explain to us yung fidelity bond vis-a-vis the accountable officer. Congressman Nakop, I think the Bureau of Treasury, the representative of Bureau of Treasury is present. May I please recognize Attorney Jericho Cadorna, OIC for the Complaints and Investigation Division of the Bureau of Treasury, Your Honor. Nakapag-oath na po ba siya, Comsec? Previously, in the previous hearings, Your Honor, he has already taken his oath. Okay. Please take your seat, Attorney Cardona. Please proceed, Congressman Nakop. Thank you, Mr. Chair. Attorney, bago i-discuss po natin yung fidelity bond, maaari po ba ninyong explain sa amin o sa committee na ito at saka mga nandito ngayong araw na ito, ano ang accountable officer at sino po ang mga pwedeng maging accountable officers? Good afternoon, Your Honor, and to the Honorable Committee. Your Honor, to answer the question of Your Honor, we, as for the Bureau of the Treasury in our fidelity bonding operations, to determine who is an accountable officer, we refer to the requirement of the public bonding law or the definition of the public bonding law as to who is an accountable officer. Section 314 of the public bonding law states that every officer, agent, and employee of the government of the Philippines or of the companies or corporations, the majority of the stock of which is held by the national government shall, whenever the nature of the duties performed by such officer, agent, or employee permits or requires the custody of funds or property for which is accountable, be deemed a bondable officer. And except as otherwise provided, every such person shall be bonded or bondable and his fidelity insured in accordance with the public bonding law. With your definition, Attorney, yung bang special disbursement officer ay isa sa mga accountable officers? As per my knowledge, Your Honor, in the operations of the Bureau of the Treasury, special disbursing officers are one of the officials who are considered bondable because of the fact that they are in custody or in possession of public funds or property. However, admittedly, Your Honor, as far as the legal service of the Bureau of the Treasury is concerned, we often recommend a different evaluation criteria because special disbursing officers are generally only designated additional accountable functions on top of their core functions, which ordinarily does not involve public funds or property, Your Honor. I am sorry, Attorney. My question was very simple. Ang tanong ko lang po eh, kung ang mga designated special disbursing officers are also accountable officers pursuant to the definition that you have cited to us. Yes or no lang naman po? Yes, Your Honor, considering that if they are granted or designated additional functions as special disbursing officers, the nature of the duties then would require custody of funds or property, Your Honor. And therefore, Mr. Edward Farda is an accountable officer pursuant to that definition. Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, ayon sa ating joint circular, an accountable officer is an officer of the government whose duties permit or require the possession or custody of government funds and property, and who shall be accountable therefore and for the safekeeping thereof in conformity with our laws and regulations. As clearly established by the discussion earlier, Mr. Edward Farda is indeed an accountable officer, not only by the fact of his position as SDO, but also by the fact of the confirmation of receipt of confidential funds for DepEd respectively in 2022 and 2023. Now,
Attorney, you must be aware of Treasury Circular Number 1-2022 regarding supplemental guidelines on the revised omnibus regulations governing the fidelity bonding of accountable public officers being part of the Bureau of Treasury. Yes, Sir Honor. Now, base po sa circular ng Treasury, ano po ang ibig sabihin ng bondable officer? Ito po ba ay nangangaluhugan na may bond na ipinopost para sa kanya? Yes, Sir Honor. And ano po yung tawag po ninyo doon sa bond na binibigay ng bondable officer? It is referred to by the Bureau of the Treasury as the Fidelity Bond, Your Honor. Okay, thank you. Pwede po bang ipaliwanag nyo po sa amin, sa lahat na nandito, kung ano po ang ibig sabihin ng Fidelity Bond in layman's terms? Your Honor, a Fidelity Bond or the posting of the Fidelity Bond is an assurance or the commitment of an accountable public officer that he will faithfully discharge and lawfully discharge his duties, particularly his accountable public duties, considering that the accountable public officer is in possession of public funds or property. It is a commitment, Your Honor, that the accountable public official will faithfully and lawfully discharge his or her duties. Ano po ang purpose? Is that the last statement that you made? Iyan po ba ang purpose ng Fidelity Bond? Its purpose also, Your Honor, is for the accountable public official for his fidelity to be covered, Your Honor, to be covered by the Fidelity Fund. Marami pong salamat. Now, bakit kailangan mag-post ng Fidelity Bond ang isang accountable officer katulad ni Mr. Fajardo? Your Honor, the reason being is that because the Fidelity Bond or a bonded officer is covered by the Fidelity Fund, the Fidelity Fund maintained in the Bureau of the Treasury shall be available for the purpose of replacing defalcations, shortages, and unrelieved losses in their account, Your Honor. Thank you. Ngayon, sa Bureau of Treasury, ano po ang ibig sabihin ng public fund? Allow me to just refer to the please circular, Your Honor. So please, Attorney. Okay, yes, Sir Honor. I will quote item Q of the definition of terms under Treasury Circular 2-2019 as amended. Public funds shall refer to funds or public monies under the possession, custody, or control of an accountable officer by virtue of his or her official position or designation, which include public monies of every sort and other financial resources such as cash, instruments, representing or convertible to money, receivables, and the like pertaining to the government agency, Your Honor. And pursuant to that definition that you have read, ang confidential funds ng DepEd ay kasama sa public funds under the possession, custody, or control of the special disbursing officer, in this case, Mr. Edward Fajardo. Yes, Sir Honor. Thank you. Ano po ang liability ng accountable officer katulad ni Mr. Fajardo sa ganitong sitwasyon? Liability, Your Honor, are they accountable sa mga losses dahil sa unlawful deposit, unlawful use, or application of public funds, unlawful application of public funds? Sila po ang accountable? Yes, Sir Honor. If there is unlawful disbursement, considering that the Administrative Code of 1987 states that... And we momentarily break away from the House hearing as we bring you this statement from President Ferdinand Marcos Jr. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura
at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. And that was a statement of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We now return to the ongoing House inquiry. Dito ay to ensure na gagamitin po ng tama and for this specified purpose ang public funds. Tama po ba? Dahil kung hindi po ginamit doon for what is intended for, you are violating the law. Would you agree? Yes, Your Honor. Thank you. Now, would you also agree with me that the fidelity bond should be equal to the amount of public funds that you would hold, being a special disbursing officer? Would that be correct? I do agree, Your Honor. But that is... Hindi ko po tinatanong kung nag-agree po kayo. Mm-hmm. Tama rin po ba according to your rules? As for the Bureau of the Treasury's rules, Your Honor, admittedly, the coverage of the bond is not equal to the amount of the accountability disclosed. That is the present policy or the existing policy of the Bureau of the Treasury, Your Honor. Now, may I know the reason why pumayag o nag-agree po kayo sa aking contention? Kasi importante po ito eh, dahil pwedeng baguhin natin yung naandun sa Bureau of Treasury. Let me preface my answer, Your Honor, by saying that this is just my personal opinion as part of the legal service, and this does not preempt a forthcoming position of the Bureau. But I do agree with the sentiment, Your Honor, because it has the features of an insurance. So therefore, in order for it to fully insure, you could say the fidelity losses should be reimbursed by said insurance. But then again, Your Honor, that is just my personal opinion, and this does not preempt any forthcoming
official position of the Bureau, because really the reason why there is a minimization or limit on the bond coverage is to reduce moral hazards, Your Honor, and the fact that there are fiscal implications if the, because presently the Fidelity Fund are with the Bureau of the Treasury, so to reimburse it fully would have fiscal implications, Your Honor. Kasi, would you agree also na kung sobra naman ang liit ng bond, then wala na pong incentive to use the trusted public fund properly? Will you also agree with that, Attorney? I would agree with that, Your Honor. Thank you. Si Mr. Farda ay pinayagan maghawak ng up to 50 million o ang kanyang approved amount of bond. Based on this data, the approved amount of bond is 4 million while the bond premium is 60,000. Tama rin po ba yun sa inyong mga rules and regulations? While I do not have the records, actually, Your Honor, because that belongs to the National Capital Region Regional Office and the invitation was belatedly sent. But if we would refer to the schedule of premium rates, accountability, and bond coverage, if I may ask again, Your Honor, the accountability is for how much, Your Honor? 50 million. 50 million. That is the approved amount of bond. 50 million, Your Honor, for the bond, Your Honor? Yeah, perhaps accountability, Your Honor. Yes, the accountability is 50 million. The approved amount of bond is 4 million. Yes, Your Honor, that would be compliant with the schedule of premium rates under existing Treasury circulars. For minimum cash accountability, ranging from 25 million and 1 peso to 75 million pesos, the amount of bond would be 4 million with the premium to be paid, which is 60,000. 60,000. Yes, Your Honor. Tama sa rules and regulations po ninyo. Yes, Your Honor. Now, pakipaliwanag po sa amin, anong ibig sabihin ng approved amount of bond? That is basically, Your Honor, the coverage of the Fidelity Fund. If ever there are losses, shortages, and defalcations, that is the maximum amount that can be paid by the Bureau of the Treasury. Whichever is lesser, Your Honor, it could be the amount of loss if it's lesser, or it could be the amount of the bond if it is lesser, Your Honor. Okay. Ano rin po ba ang bond premium? It is to be paid, Your Honor, by the agency in order for the bond to be confirmed, or for the basically the contract to be binding, Your Honor, that the official is bonded. Yes. Thank you. In the case of Mr. Farda, hindi po ba maliwanag na ang layo ng approved amount of bond and the bond premium sa amount of accountability po niya? Will you agree with that? I would agree with that, Your Honor, because such is the present status of the policy, Your Honor. Yes, yung sitwasyon ba na ito ay tama according to your rules? According to the rules, Your Honor, it would be correct because that is what is stated under the policy, Your Honor. So normal? Per the rules, Your Honor, that would be normal, Your Honor. Would you agree also with me that if this is the situation, there is no incentive for Mr. Farda to properly use the 50 million? Will you agree with that? As far as the Fidelity bonding operations is concerned, Your Honor, considering that the bond coverage is admittedly very minimal, yes, Your Honor, just personal opinion, looking at it with the features of an insurance contract, Your Honor. At we have established a while ago that the salary grade of Mr. Edward Farda is only 17 and thus earns around more or less 40,000 a month. Further, he was not asked to show, or he was asked to show properties, but was not, I think he also was asked to provide a financial capacity to cover the accountable amount of 50 million. So, pinipilit ko pong intindihin
how could 4 million bond serve as protection for the 50 million public funds entrusted to a person? Sa inyong departamento, hindi nyo po ba napag-aralan ito? How would a, you know, 4 million bond serve as a protection for a 50 million public fund entrusted to an SDO? In that regard, Your Honor, as I was not part of I do not have the knowledge on the wisdom behind the matrix of schedule of premium rates, because since time immemorial, admittedly, Your Honor, it has been this way. It was just added, or additional items were just added throughout the years. But I would refer it to our principals, Your Honor, if there's a need for the Bureau's position. Kaya ako po tinatanong, baka I think there's a need already to amend. Di po ba? Kasi yung amount, wala pa nga 20% nung coverage. Would you agree with that? I would agree with that, Your Honor. Thank you. Now, COA, can you please walk us through the steps of obtaining confidential funds? Would it be correct that this begins with the disbursement voucher? Madam COA? Sir, Mr. Chair, may I ask? Can the question be repeated? Thank you. Can you please walk us through the steps of obtaining a confidential obtaining confidential funds? Would it be true that this begins with a disbursement voucher? Yes, Mr. Chair, from the cash advances, for the cash advance. Correct. Tama. Yes, Mr. Chair. Now, ano po ang purpose ng isang disbursement voucher? It is to ano po yung para mag mag-request nung cash advance nung amount na gagamitin for the purpose in the DV po. Okay. Mr. Farda, yung ilang sa nakaraang mga hearing namin, paulit-ulit pong nababanggit ang inyong pangalan. Sa katunayan, nabanggit din po ang pangalan niyo ni Attorney Michael Poa, spokesperson dati ni Vice President Sara at dating Chief of Staff sa DepEd. Kilala niyo po ba siya? Yes, Your Honor. Yeah. At noong nakaraang hearing, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita noong nakaraang mga hearing, wala po kaming choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noon, noong araw na yon. Pero ayon kay Attorney Poa, ikaw at si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Do you confirm this? O si Attorney Poa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si BP Sara, pero regarding po sa operation, may kausap pa akong iba. So, tama po yung tama sinabi po yung kay Michael tama po. Kay Yusek po. Now, bago po pero, tayo. Pero, I said, sorry, Your Honor, sorry. Sige. May kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakaalam na isa. So, tatlo kayo. Ang kausap ko po si Ma'am Sara and then ako po sa security officer. Okay.
security officer, ikaw at si Vice President. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag-uusap po si security officer at saka si Vice President Sara. So ikaw lang ang kausap ng security officer? Opo. Kilapit lang yung mic to you. Yes, Your Honor. Thank you. Bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds, dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Specifically, yung confidential fund ng DepEd. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct? Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement voucher. Ano po yun? Physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yung pong disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million, sa'yo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung check, eh? Yung pong check, eh? Yeah, sa'yo po. Yung check, eh, po. Yung disbursement voucher, wala? Ayan po ang disbursement voucher. So, nakaperma lang po ako dyan. Pero, nandyan yung pangalan po apo, ninyo. Nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong check, eh, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your Honor, ang nag-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nag-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay yung accounting division po. Yung pong disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers? Opo. Pero this whole process would be under your supervision? Your Honor, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang mas knowledgeable po dyan ay yung accounting po. Wala po bang nag-uutos sa iyo na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda ang mga ito para requirement po ng paggamit ng confidential funds? Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pumunta ako sa accounting para mag-request na po na pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi and who gives you that order? Your Honor, as SDO, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na pong kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical financial plan, automatic na po na hihingi, magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Kayo rin po ang payee. Payee sa cheque po ako po ng pangalan. Yeah. Opo. Yeah. Dahil ikaw ang payee, may check na na-issue sa pangalan mo. As you have stated a while ago, sa halagang 37.5 million. Yes, Your Honor. Now, Mr. Farda, the name of Miss Runa Catalan is on this disbursement voucher. Tama? Yes, Your Honor. Yeah. Totoo ba na this is what Madam Sunshine supposedly requested Miss Catalan to sign? Your Honor, as ano po yan, eh, kapag ka po ang mga papers, si Miss Sunshine po ay nagpapirma na po kayan kay Ma'am Sara ng disbursement voucher. Usually, trabaho po ni Miss Sunshine po yung sa regarding sa mga papers. May trabaho din po siyang ganyan. Tama po ba yung aking statement? Sorry, Your Honor, pwede pa ulit po yung statement nyo na yan. Hindi ba tinanong ko kanina, yung pangalan po ni Miss Runa Catalan is
nakalagay din po sa disbursement voucher na nakalagay diyan kanina, nakita opo, natin. Opo, Your Honor. Tama? Ito po ba yung ni-request ni Madam Sunshine for Miss Catalan to sign? Hindi ko po alam kasi po yung pong separate po kasi kami ang trabaho eh. Kung, hindi ko po alam kung yan po talaga yung okay. Question po yan. Kasi si Madam Runa Catalan in the previous hearings claimed that Madam Sunshine requested her to sign the liquidation vouchers for the 102.5 million in debt and confidential funds which were reportedly withdrawn as cash advances by you who serve as the special dispersing officer at DepEd. Yun po yung sinabi ni Madam Catalan, kaya tinatanong ko po kayo. Your Honor, ang ano po namin is ang per quarter po lagi pong 37.5 million. Opo. Tatlong beses. Opo, tatlong beses. Yes. So totoo yung claim ni Madam Runa Catalan. Siguro po, kay hindi ko po sure, kay wala po kasi okay. Ako doon. Thank you. I'll take that for an answer. Yung pag-issue ng cheque sa'yo, yung date ay same date ng disbursement voucher, would you remember that? Pag-issue po ng cheque, ayan, nandiyan, no? Your Honor, ano pong ibig sabihin po pag-issue po ng cheque? Nagkasabay po nung disbursement voucher. Doon ay, sa... ang sa pagkakaalam ko, ginagawa po muna yung disbursement voucher. Agree. Para po makagawa ng cheque. Pero yung pagkatapos ng disbursement voucher, sumunod ka agad yung pagkagawa ng cheque. Would you agree? Hindi ko na po alam ko kasi accounting po ang nagpa-process nun eh. Accounting? Opo. Kasi may pagkaalam po ako dun sa controllership iho eh. So I know. And nakikita ko na napakabilis nung pagkatapos ng disbursement voucher, may cheque ka agad. Napakabilis po ng proseso. Accounting hindi, po kasi nagpa-process, Your diba? Honor. Yes. At ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque for 37.5 million. Tama? Yes, Your Honor. Thank you. I would just like to manifest, Mr. Chair, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued ni na-issue kay Mr. Farda. Ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher itong cash advance ay necessary, incurred lawfully and under her direct supervision. Mr. Farda, nung nakuha mo na yung cheque, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Your Honor, yan po ay withdrawin ko. Pero sa pagkakaalala ko po, hindi po agad niya na-withdraw. Ano po ata ng kinabukasan pa? Kasi sa pagkaalam ko po, ang bangko wala pong ganyan atang... Withdraw niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung pong 37. Yung pagka-withdraw nyo yung pondo, saan nyo po dinila? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million? Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Kapag meron na ngayon tao
na sa inyong mga sa inyong opisina na nangangailangan o may gagamitin para na confidential funds mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pag-disburse mo? Sa security officer lang po ako nag-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo yung binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. Colonel. Sa kwan po ito? Sa DepEd? Designated po siya as security officer sa DepEd. Sa DepEd? Opo. Designated as security officer. So, yes, Your Honor. When designated, ang ibig sabihin po yun, meron silang appropriate legal orders. You mean designate po siya? Ano po? Designate po siya. Na-designate po siya. Sino po ang nag-designate sa kanya para maging security officer? I was informed, BP Sara, that si Dennis Nolasco po ay... I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa pagkaalam ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel La Chica. Oh, okay. Thank you. Pag ibinigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya na proof para saan gagamitin ito? Wala ka nang hinihingi? Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya. And do you have a copy of all these quarterly activity plans in the utilization of 37.5 million? Your Honor, confidential po yan. So, binabalik po sa kanya. So, ano po? Binabalik po sa kanya. So, you do not have any copy of that? Wala po, Your Honor. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of this? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. So, hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po dun sa quarterly activities na binibigay po niya, doon yes, lang po nalalaman. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. So, nandun din siguro sa quarterly activity plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya eh. By
meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay doon sa quarterly activity plan? Opo. Okay, thank you. Pag ibinibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Okay. Kasi ganito ang aking pagtatanong, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag nakuha mo na ito, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, isa-isahin natin bago tayo pumunta doon sa susunod na proseso ng confidential funds. Comsec, please show yung disbursement voucher for the second quarter. Colonel Akop, General Akop, can I just ask one question? With the indulgence of Congressman Akop, the chair would like to recognize Deputy Speaker J.J. Suarez. So Edward, Mr. Fajarda, kayo po yung nagwi-withdraw ng pera sa land bank, tama po? Yes, Sir Honor. Paano nyo po wini-withdraw yung pera mula sa banko? You mean... Normal process po ng pag-withdraw, Your Honor. So, cheque ang ibinibigay nyo, tapos ini-encash nyo po ito? Yes, Your Honor. So, 37 million, medyo malaking halaga po yun. Saang land bank nyo po kinukuha yung cash? Doon lang po sa land bank DepEd, within the premises ng DepEd. Within the DepEd premises. Ako. So doon sa 37 million na wini-withdraw nyo, saan nyo po inilalagay ito? Sa bag po. Bagpak, tsaka dalawang bubble bag. Dalawa po. I can't imagine kasi itong 37 million eh. Meron po kasi last hearing na pinakitang duffel bag. Ganito po kaya yung itsura niya? Mr. Fajarda? More or less the same, pero may malaki pa po akong bag. So ikaw lang mag-isa? Opo. Your Honor, tatlo po yung bag. Dalawang... So ikaw lang mag-isa ang nagbubuhat ng 37 million? Yes, Your Honor. Kayang-kaya ko naman po. Kaso lang wala kang ibang kasama, wala kang security personnel habang daladala niyo po yung pera? Meron pong isa. Meron pa akong security. Pwede niyo po kaya maibigay yung pangalan ng security na yon? Tanungin ko lang po siya, Your Honor, ha, kung ibigay ko. Kasi ganito po kasi ang nangyayari. Kapag wi-withdraw na po ako ng check, tatawagan ko po si security officer ko dun sa pagdi-disperse ko. Magbibigay po siya sa akin ng security. Tapos, sasabihin niya, dun po sa BPSPG sa baba, sa mga sundalo sa baba, may lalapit sa iyo pagbaba mo dyan. Nasasabihin sa iyo, akong magbabantay sa'yo, lalakadin lang namin po. Doon lang naman sa within the... So ang sinasabi nyo po, doon sa ilang beses po kayo nakapag-withdraw ng 37 million? Tatlo, Your Honor. Tatlong beses. So tatlong beses, iba't ibang tao po yung nakasama ninyo? Siya lang po, Your Honor. So pwede nyo po maibigay yung pangalan since iisa lang pala? Sir Alan lang po ang tawag ko sa kanya. Ba't kilala niyo po itong Sir Alan na to? Sa mukha po, Your Honor, kasi BPSPG po siya. Kasama lang po lagi siya sa mga BPSPG. Nandun lang po lagi siya sa BPSPG pag bumababa po ako. Bahagi po siya ng Vice President Security Group? Siguro po, kasi yun po ang mga kasama niya pag bumababa po ako. I think sundalo din po siya. Sundalo po siya. Oo. Hindi po kayo nababahala na hindi niyo po masyadong kilala yung tao, kaso lang... Malaking halaga ang daladala po ninyo? Your Honor, si security officer po ang nagbigay sa akin. So security officer pertaining to who? To confidential fund po. Sino yung security officer na nagbigay sa inyo dito sa ALA na binabanggit ninyo? Si Colonel Nolasco po. Colonel Nolasco. Opo.
So itong security officer na to na si Alan, siya po yung kasakasama ninyo pumunta sa land, pupunta sa land bank, mag-encash ng cheque at daladalagan niyo po yung mga bag na punong-puno ng pera. Yes, Your Honor. At dinadala niyo po ito sa vault, nabanggit niyo po yung Apo. Vault. Yes, Your Honor. Pwede niyo po kaya mailarawan sa amin kung gano'ng kalaki yung vault na pinaglalagyan po ng pera? Ito po ba yung kasing laki ninyo? Mas mataas po ako ng konti. Almost yung laki ko po. At kayo lang po ang may access sa vault na ito? Yes, Your Honor. Okay. I just wanted to clarify that, Chairman. Thank you very much, Congressman Acop, for that interview. Mr. Chairman, can I... Yes, Congressman... Senior Deputy Speaker Don Gonzales, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Edward Fajarda, yung pong bahay nyo dun lang sa tabi ng land bank and DepEd? Your Honor, malapit po dun, pero hindi po sa tabi, medyo malapit po dun. Gumagamit po kayo ng sasakyan pag umuwi po kayo ng limbawa, kaling kayo sa land bank, DepEd, punta kayo sa bahay nyo, kinakarga nyo lang po yung pera, hindi kayo gumagamit ng sasakyan? You mean pertaining po pag nag-withdraw po ako, Opo. Your Honor? Mm-hmm. Your Honor, lakad ko lang po kasi within the premises lang po siya ng ng DepEd, yung land bank. Tapos dadali nyo po sa bahay nyo? Ay, hindi po. Ah. Sa office po. Okay. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Congressman Acop, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. For 2023, Mr. Edward Farda, you prepared 3 disbursement vouchers, 37.5 million. Tama? Tatlong 37.5 million. Yes, Honor. Tama yung bang nangyari doon sa unang 37.5 million, second quarter disbursement voucher at saka yung third quarter disbursement voucher, parehas po ang nangyari, ang ginawa po ninyo? You mean parehas? In-encash nyo yung cheque? Ah, opo. Yes, Your Honor. Opo. Inflore ninyo tapos ibiligay nyo kay Colonel Dennis Nolasco? Yes, Your Honor, pero hindi po buo lahat yun. Ibig sabihin, meron pa bang ibang tao maliban kay Colonel Dennis Nolasco na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So sa nag-iisa lang siya talaga? Yes, Your Honor. Or the three checks? Yes, Your Honor. Worth 37.5 million tatlo each? Po. Okay. Tama? Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Now, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque noong first, second, and third quarter, sabi mo kanina, wini-withdraw mo sa banko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa inyong mga sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Uh-huh. Hindi mo dinideposito sa banko, nandun lang sa vault? Nasa vault lang po, Your Honor. Okay. And inaantay po ninyo na mag-provide sa inyo si Colonel Nolasco ng quarterly activity report or plan? Yes, Your Honor. Thank you. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds after gumawa po ng disbursement voucher. On the same day, Mr. Farda, na naisuan ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda? Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po, yes. Third quarter po. Three times 37.5 would equal 112.5. Tama po. To emphasize, itong napakalaking halaga ng cash advance ayon sa vouchers ay necessary, lawful, and incurred in the office of the Vice President ayon sa certification ng ating pangalawang Pangulo sa mga disbursement vouchers.
Mr. Fajarda, nung nakarang hearing, ayon kay Attorney Camora, kilala po niyo siya? Taga-COA? Hindi? Your Honor? Attorney Camora just accepted your accomplishment reports as correct despite the blatant red flags. On 20 February 2023, you encashed 37.5 million check and made, tama po ba yun? Sinabi ko, 20 February 2023, in-encash mo yung 37.5 million check, yung first quarter? I'm not sure lang po doon sa exact date kung mga 2021, okay, something, mga ganyan, 2021, mga ganyan po. Kasi ang first quarter, January, February, March, tama? February po siya. Thank you. But in the report, you made 7 disbursement in 7 different locations. Would that be true? Your Honor, ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon? Sa security, yung pong nagdi-disburse si po niyan. Si Kenan Nolasco rin ang gumagawa nitong... Yan siya po ang nag-ano niyan. Sa... Kanya pong expertise po yan. Yan pong... So, ibig mong sabihin, yung first quarter na 37.5 million check, ang gumawa ng seven disbursements in 7 different locations ay si Colonel Dennis Nolasco. Hindi po kayo? Hindi po ako, si Esto po. Yung pong total amount of 37.5? Yes, Your Honor. So, for the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisburse niya in 7 different locations. Your Honor, may hindi po yan buong 37 na bibigay sa kanya. Mostly weekly po yan eh. Mostly weekly. And what would be the average amount na ibibigay mo per week? Your Honor, kailangan po ba mag-details ng... Pwede ko bang hindi i-details yung amount? Or... Ano po? Pwede ko po bang hindi i-details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit hindi mo po... Hindi po ba masyadong confidential na? Ah, sige po. Your Honor, nagre-range po siya sa 4 to 6 million po. Okay. Now, kasi dun sa pag-liquidate po ninyo, for example, yung first quarter, yung 7 disbursement were made nung yung February sa Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. May I ask, posible po ba ito? Your Honor, hindi po kasi ako ang expert dyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Okay, thank you. In last 15 March 2023, the report says that 26 disbursements were made. Are you aware of this? Your Honor, kay trabaho po kaya ni si security officer, so okay. Siya po. Kasi kung Mr. Farda, titingnan ko po yung mga lugar kung saan po nag-disburse. Alalayo po eh. Kaya ang tanong ko, kaya posible ba ito sa paningin po ninyo? Your Honor, hindi ko po kasi masagot kasi siya po ang nagtrabaho niyan, so hindi po ako expert yan. So, parang sinasabi mo, siya dapat ang sumagot sa katanungan ko. Diyan po sa question na po yan. Yes, Your Honor. Yeah, thank you. Now, COA,
sa inyong mga rules and regulations at saka protocol, required ang liquidation at saka accomplishment reports. Tama? Tama po, Mr. Chair. Now, please explain to us, ano po ang purpose ng liquidation at saka accomplishment reports? Yung accomplishment report po ay part ng liquidation. Yung liquidation po kasi is parang explanation kung paano na disburse po yung confidential funds na kinash advance ni SDO. Okay. Now, would a broad enumeration of the expenses be sufficient or in compliance with the liquidation and accomplishment reports? As long as andun po siya sa mga expenses na allowed sa joint circular. Now, in your protocols, how are we certain that the funds were properly spent? Could you please explain to us? Based po dun sa requirements ng joint circular, they are required to submit these documents na to support yung liquidation po nila. Now, let's go to dun sa payment of reward. Di po ba? Meron yan, di po ba? At isa yan sa pwedeng paggastusan ng confidential fund. Yes, Mr. Chair. Correct? Hindi po ba ang requirement dyan, if I remember it right, kailangan merong report on success bago ibibigay yung reward? Would that be correct? Mr. Chair, documents evidencing the success of the information gathering po. Tama, yung sinabi yes, ko. Yes po. Now, nandito rin naman po kayo ng mga nakarang hearing. At sinabi ng mga representatives ng Philippine Army. Nandito po kayo noon eh. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. And according to their answers to the questions of the members of this committee, they denied na nakatanggap po sila ng pera mula sa DepEd para sa YLS. Tama? Tama po, Mr. Chair. Pero ito, sinabi nila, nagagamit ito sa pag-liquidate ng confidential funds ng DepEd. Parang ang explanation po dati is yun na po yung proof na naging successful po yung operations. Yeah. Mr. Farda, would it be correct na bilang ikaw ay SDO, ikaw rin ang in charge sa paggawa ng liquidation and accomplishment reports? Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. At yung tatlong 37.5 million na iyong natanggap ay ginawan mo ng mga ganito, yung liquidation and accomplishment reports? Yes, Your Honor. Yes. Dito muna tayo sa first quarter. Comsec, paki-flash yung liquidation report for the first quarter of 2023. Naalaala mo po ba ito? Yes. And you're aware of this. Now, yes, Your Honor. Ayon dito sa liquidation report na ito, you certified na yung cash advance na 37.5 million ay ginamit para sa payment for operation MOE expenses ng DepEd. Tama? Yun po ang nakalagay. Yes, Your Honor. Payment for operational and MOE expenses ng DepEd. Ang nakalagay nga eh, it says operational MOE expenses of the Vice President, Slant Secretary of the Department of Education. Tama? Pero, Your Honor, nagbibis po yan kasi dun sa dapat pagkagastuhan po ng confidential fund, yung rental, sa business. Pero yun po ang nandun sa kwan na sinamit po ninyo sa COA. Yes, Your Honor. Sa linya
po ng amount to be refunded, blanco po ang box. Tama? Yes, Your Honor. Ang ibig sabihin niyan, wala po kayong isinole sa ahensya na ba, na naiwan sa 37.5 million. Would that be correct also? Yes, Your Honor. Yes. At si Vice President mismo ang nag-certify na nagamit at naubos ang buong cash advance na 37.5 million for the purposes it was meant to be used. Tama rin po. Para ma-certify po ninyo na tama ang data na nakalagay po sa liquidation report, ibig sabihin ito ay alam mo kung saan ginamit yung cash advance. Would that also be correct? Yes, Your Honor. Okay. Ibig sabihin, alam mo kung saan at kanino napunta ang pera. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Now, since we have the liquidation report diyan, gusto ko pong tanungin sa inyo, ano ang payment of operational MOA expenses of the Office of the Vice President Islan, Secretary of the Department? Ano po yun? Ano ang ibig sabihin, ano ang included sa payment of operational slant MOA expenses of the Office of the Vice President Islan, Secretary of the Department? Sigurado ako, alam mo dapat ito eh. Dahil sinabi mo rin dito kanina sa aking pagtatanong, tama po yung mga nakalagay doon sa liquidation report. Tama. Your Honor, ito pong to liquidate the cash advance granted for payment operational slash MOE expense of the Vice President Secretary covered by check. Ito po kasi yung nakalagay din dun sa disbursement voucher. Yeah, pero ang ibig sabihin nun po dun sa liquidation report na yan, eh, alam po ninyo, Mr. Farda, being the special disbursement officer, na alam po ninyo what are included dun sa payment of operational and slant MOE expenses of the Office of the Vice President, slant Secretary of the Department. Kasi yun po ang nilagay nyo po dun sa liquidation report eh. Actually, Your Honor, ito po lang yung nakalagay dun sa disbursement voucher, pero as to sinasubmit po dun sa COA, nagbe-base po ako dun sa documentary evidence of payment. Yun po talaga pinagkagastusan ng pera. If that is the case, Mr. Farda, hindi po tama yung pag-certify nyo when you certify to the correctness of the data. Do you agree with that? Your Honor... Dahil ikaw na mismo nagsasabi na hindi mo alam eh. Your Honor, ito po kasi yung nakalagay sa disbursement voucher. Ang ibig sabihin po kasi dun sa... nitong pong liquidation nito, ililiquidate ko po itong 37.5. So, sinunod mo lang kung alin ang nakalagay doon sa DV o disbursement? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, paano mo malalaman o masasabi na tama ang data na nandun po sa disbursement voucher? Your Honor, nakalagay naman po dun sa ano yung 37.5 then sa checker rin, so tali po sila. Now, may no if alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng operational at saka MOE expenses, Mr. Farda? Would you know? Your Honor, yung po kasing operational dyan, hindi, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng operational at saka MOE? Yes or no? Yung pong sa MOE, Your Honor, allotted po yung 37.5. Yung pong inilagay po dyan, MOE po sa... Hindi, pero... Ang tinatanong ko po, kung alam nyo po ang ibig sabihin ng operational at saka MOE.
these two are expenses, and would you know, dapat alam po ninyo na ano ang operational at saka MOA expenses. Your Honor, ang yung pong payment for operational, ang ibig kong sabihin dyan is yung paggastos po ng confidential fund sa confidential operation. Kasi, Mr., naiisip nyo ba yung sagot po ninyo sa akin na nagagamit sa operational and ng MOA expenses yung confidential funds, Mr. Farda? May implication po yun eh. When you say, inaamin mo na yung confidential funds were used for operational and MOA expenses, which were in your liquidation reports, the confidential funds of the DepEd were not evidently used for confidential expenses, kung yun po ang nakalagay. That is the implication of your answer, Mr. Fajarda. Your Honor, hindi ko lang po siguro nalagyan ng operational confidential operations. Doon po kasi ginagastos. So, hindi mo nalagyan ng adjective na confidential operations? Opo. Yes, Your Honor. And the document states or shows that you and the Vice President certified to the correctness of the liquidation report. Kayong dalawang pumipirma, di po ba? Nagpirma po kami, yes. Eh, dapat alam mo ito. Kasi, pag ganito ang sinasagot po ninyo, eh baka malubog po kayo. Naiisip mo ba yun, Mr. Farda? Ha? Thank you. Now, ito naman certification ng 31 March 2023. Ikaw rin ba ang nag-prepare nito? Yes, Your Honor. Yes, ikaw ang nag-prepare. Uh-huh. And what you prepared was attested by the Vice President. Would that be correct also? Yes, Your Honor. And would you agree that the attestation was made under oath pursuant to the document? Yes, Your Honor. Yes. Alam nyo rin po ba ang implication nito, Mr. Farda? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Alam mo na ito'y pinanumpaan mo. And si Attorney Rochelle Abella was the Commission Notary Public for the City of Manila. Tama. Siya ang notarize. Siya po nag-notarize. Okay. Normal ba na si sa tatlong sa mga certification na ginagawa mo for the confidential funds, si Attorney Abella ang nag-kwan? Ang sa, Notary Public? Sa kanya po ako nagpapanotarize. Okay, thank you. Ano po yung implication ng certification na ito, Mr. Farda? What are you trying to certify? Pwede ko po bang malaman? Para malaman ko kung alam po ninyo yung pinipirmahan po ninyo. Your Honor, pwede po bang makakuha ko ng copy kasi wala lang po akong copy niya. Comsec, yes, kindly provide Mr. Farda yung certification na naka-flash sa screen. Thank you.
Yes, Honor. Yes, Honor. So, alam mo na kung bakit, ano ang nilalaman ng certification, nabasa mo na? Yes, Your Honor. Uh-huh. Na basically, Mr. Farda, you are certifying na yung 37.5 million confidential fund ay ginamit sa tamang confidential operations na activities ng DepEd. At ang mga pinagkakagastusan ng amount na yun ay necessary at ginamit for legal purposes. Yun po ang laman ng certification. Tama po? Yes, Your Honor. Ayan. Now, may present yung accomplishment report for the first quarter corresponding to the 37.5 million. Ito ay kasama po sa liquidation report na sinamit po ninyo. Tama? Yes, Your Honor. Yung accomplishment report. Yes, Your Honor. Magkaakibat yun eh. Opo. Tama? Ikaw rin ba nag-prepare nito? Yes, Your Honor. Ibig sabihin, if we look at it, may mga breakdown. Ikaw rin ang gumawa ng mga breakdown? Yes, Your Honor. Kung titingnan mo, may mga breakdown. Di po ba? With the help po ito ng security officer. Yes. At alam mo, dahil dito, alam mo kung saan ginamit yung pondo? Yes, Your Honor. Okay. Yung bang mga specific transactions, alam mo rin lahat yon? Yes, Your Honor. Yes. Kasi, totoo naman, hindi ka makakagawa ng report na ganito kadetalye kung hindi mo alam lahat ng mga detalye ng transactions. Yes, Your Honor. Tama. At para, ginawa mo rin to para malaman mo kung saan napunta ang pera. Yes, Your Honor. Maliban lang kung gagawa-gawa lang ito, Mr. Farda. Ako po ang nanggawa nito, yes, yes, Your Honor. Yes, thank you. Itong accomplishment report, inapprove din ni Madam Vice President? Yes, Your Honor. Yeah, thank you. For the second and third quarter, ganito rin po ba ang nangyari? Medyo the same po yan, Your Honor. The same. Yung for 37.5 for the second quarter, di po ba? And yes, Your Honor. For the third quarter, 37.5. Kung titingnan po natin yung tatlong quarters na yon sa iyong liquidation report, wala pong sinoli na pera. Yes, Your Honor. Yes. And sinabi mo rin uli sa iyong mga sa liquidation report mo na yung second quarter na 37.5 at saka third quarter na 37.5, sinertify mo uli na ito ay ginamit sa operational slant MOE expenses of the Vice President, Secretary of Education. Tama? Yes, Your Honor. And a while ago, you corrected yourself. Yes, Your Honor. Sa lahat ng dokumentong ito, hindi po naka-indicate na confidential funds. Hindi ko po lang nagigay yung confidential, yun yung, Your Honor. Yun yung sinabi mo na mali mo kanina. Yes, Your Honor. In the documents, wala pong mention ng confidential funds. You yes. Agreed with me? Yes, Your Honor. Yes. Lahat din ng liquidation report at saka certification na certify po ni Vice President Sara, would that also be correct? Na certify po, Your Honor. Yes. Na yung certification ninyo, yung amount na confidential fund ay ginamit para sa confidential operations and activities of the DepEd. Yes, Your Honor. Okay. And the two document, yung certification na yun for the second and third quarter ng confidential fund, ang nagnotaryo ay si Attorney Rochelle Enabella. Tama po, Your Honor. Suki mo yata siguro ito, ano, Edward? Siya po nag-notarize, Your Honor. And lahat po ng certification, pina-attest mo kay Vice President. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair,
ang makakasagot po ng detalye ng paggamit po ng tatlong 37.5 pursuant to the testimony of Mr. Edward Farda ay si Colonel Dennis Nolasco. Kasi according to our witness, Mr. Edward Farda, yung confidential funds, the moment na nagsasubmit si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly accomplishment report, doon nag-i-issue si Mr. Edward Farda ng amount of confidential funds which is nandun dun sa report na sinasubmit. So, Mr. Chair, may I respectfully move that in the next hearing, we invite the security officer, Colonel Dennis Nolasco. Oh, Mr. Chair. There is a motion, duly seconded. Kindly, ComSec, kindly take note. Yes. Thank you. Go ahead, Congressman Akop. That would be all for the meantime to give a respite to Mr. Edward Farda. Marami pong salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, go ahead. Honorable Gutierrez. A quick interjection, Mr. Chair. Questions germane to the questions of Congressman Akop to Mr. Edward Farda. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Farda, good afternoon po. Just a few questions lang po, no, in relation to my tinanong na po ni Congressman Akop. Startling revelation po sa amin po siguro na sinasabi niyo po ngayon na hindi po kayo personally nag-disburse ng CF kundi si Colonel Dennis Nolasco. Kasi po sa pagkakaintindi po namin based on the hearings, unfortunately you were not around since the first six hearings and it's always been made to appear po na kayo po yung may kumbaga you would have the most knowledge as the special disbursing officer over in confidential funds. And it, so we were always been made to believe that it would be you who would be able to determine on the pinpoint kung ano pa yung mga mistakes that were pointed out by COA and the other erroneous and false matters po na kita po namin. Go ahead, Mr. Farda. But right now, you're telling us po na lahat po ito idinaan kay Colonel Dennis Nolasco. Is that a fair statement po? Your Honor, tama po. So, yung situation po na kapag kayo ay nakakapagtanggap tong cheque, once cleared, you're in cash po ninyo, diretso dinalagay nyo sa vault, pero your only interaction with it is yung pag-disburse nito kay Colonel Nolasco. And this will occur in your office po ba, Mr. Farda, Mr. Chair? Sa DepEd po, Your Honor. Sa DepEd. Now, Mr. Farda, you've seen na po, no, yung certification na binabanggit ni Congressman Akop. You've seen it for yourself. And this is the same certification that you signed that you attached to the liquidation report. Tama po ba? Tama po, Your Honor. May I ask po, Mr. Farda, kung aware po kayo yung proceedings, yung last hearing po namin, were you able to hear of yung mga statements made, for example, ni Attorney Camora in relation to your responsibilities or hindi nyo po napapanood? Hindi ko po napanood, Your Honor. Sorry. Sige po. To refresh your memory na lang po, no, and I'll just briefly, Mr. Chair, I'd like to reconfirm with Attorney Camora just some statements that we've made last time, Attorney Camora. Sorry. At least now the SDOs are here. Just to refresh their memory, yung responsibilities po ng SDO ay nakalatag naman po dun sa joint circular natin. Tama po? Tama po, Mr. Chair. And you were of the opinion that the responsibilities of the special disbursement disbursing officer cannot be delegated. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair, since siya naman po yung nakapirma sa certification. So the statements in the certification, which we have established, the form that has been provided by the Joint Circular, which cannot be amended or changed, these give a particular responsibility to the SDO, and it certifies that they personally disburse the funds. Is that our understanding, Attorney Camora? Yes, Mr. Chair. Thank you very much, Attorney Camora. So, Mr. Farda, naintindihan po natin yung statement po ng ating COA, no? Ang sinasabi po ng certification ay kayo po ay personally responsible para sa disbursement. Sinabi po ni rin based on certification na hindi po ito pwede i-delegate. Ngunit ngayon sinasabi niyo po sa amin na binigay po yung responsibilidad kay Colonel Nolasco. Your Honor,
Ako po yung nagdi-disperse as a disbursing officer. Pero ngayon po, sinasabi niyo po sa amin, sa committee na ito, na hindi niyo po ma-pinpoint kung saan napunta yung pera. Dahil ang mas may alam po dito ay yung security officer po ninyo. Yes, Your Honor. Kasi siya po ang designated security officer. Siya po ang expert doon sa paggawa po nun. Pero so, hindi po ako expert doon. Hindi po kayo expert. Dumadaan lang po sa iyo yung pera. Kahit yung, kahit yung certifications po na ika-iyong isinusumite sa COA, ay galing po kay Colonel Lasco. Si Colonel Lasco po, ang work lang po niya is as a designated security officer, siya lang po yung sa field. I'm sorry? Sa field po. Sa field. Sa field? Sa confidential operations po. Okay, so confidential operations siya po. Pero, yes, Your Honor. Paano po yung mga documentary evidence of payment, yung ating mga acknowledgement receipts, saan po ito galing? Sa kanya ko po kinukuha. Yun nga po yung sinasabi po namin dito, Mr. Fajardo, no? Lahat ng pera dumadaan kay Colonel Lasco going out for the disbursement in the operations. And all of the acknowledgement receipts and documentary evidence of payment dumadaan rin kay Colonel Lasco pabalik sa opisina to you. Yes, Your Honor. Binabalik po niya sa akin. You have never had any interaction whatsoever with any of the recipients of the money. Yes, Your Honor. So you cannot verify po the truthfulness of the ARs that you receive. Your Honor, nagbe-base lang po ako dun sa kung saan lang po talaga pwedeng igastos ka, let's say, payment of rewards, mga ganyan po. Exactly po. Pero you're just basing on that. Halimbawa po, by specific form yung ating acknowledgement receipts. Dapat nandyan yung pangalan, yung signature, yung date, yung purpose, yung amount. And you can only testify as to the category based on what Colonel Lasco would feed you, what information. Pero hindi nyo po kilala kung sino nagpirma. Di nyo po alam kung totoo yung pirma. Di mo alam kung tama yung date. Is that correct, Mr. Fajardo? That is correct, Your Honor. So ano pa po ang punto ng Special Disbursement Officer? Naintindihan nyo po, Mr. Chair, most respectfully, kayo po ang bonded po dito. Kayo po ang, kapag may problema ang CF, kayo po ang mananagot sa Treasury. Do you understand that, Mr. Fajardo? Yes, Your Honor. So how can you say now in full honesty, yung certification po ninyo, that you handled personally yung disbursement ng confidential funds? Nagdi-disburse po ako ng confidential fund sa security officer po. Yun nga po. So basically, ginagawa po lang po pala ninyo ay binibigay niyo yung pera sa security officer, but you have no role whatsoever in the verification of the acknowledgement receipts. You have no role whatsoever in scrutinizing yung documentary evidences of payment. In fact, Mr. Fajardo, let me ask you this po, no? I don't know if you've heard of this, pero earlier in one of the hearings, we've had po yung certifications by certain officers of the Armed Forces of the Philippines po, no? Ginamit po ninyo, you attached it to the liquidation report as evidence po ng confidential operations. Yet, sinabi po ng military na they did not receive a single peso from the Office of the Department of Education. And sabi rin po ng military officers, they did not know that the certification would be used in support of the liquidation report. So, Mr. Fajardo, kayo po yung nag-attach ng certifications na yun. Tama po ba? Your Honor, ako po ang nag-attach noon, pero nag-explain na po ako noon kay USEC Mike kung ano pong nangyari doon. And if kayo po yung nag-attach and you certified, ito po yung certification that you have the expenses occurred in connection with the agency's confidential operations activities with supporting documents attached to the liquidation of CF, documentary evidence of payment kept in sealed envelope in the vault of the office of the STO. You certified this po, Mr. Fajardo. Yet yes, you cannot explain the relation kasi hindi po kayo yung personally nag-manage ng DEPs. Tama po ba? Hindi po ako, Your Honor, ang nag-ano po ng DEPs. Sa PIL po kasi yung documentary evidence of payment, Your Honor. So, Mr. Chair, I think this is something that the committee should consider. All this along, we were being led across this path, trying to follow the trail to the SDO. And now that the SDO has finally appeared, he still could not answer or be accountable. He couldn't explain the amounts that were disbursed, the locations. He cannot explain the certifications used. In fact, I think what I have seen so far is that Mr. Fajardo, to the extent of his capability, only categorized. Tama po ba? Kayo po yung nag-certify sa liquidation report, yung basis po na ito ay payment of rewards, ito payment of medicines. Pero when we look into the very details and the ARs that were presented, ARs which, by the way, we have issues of fictitiousness or erroneousness, na hindi nyo rin po masagot.
it still leads down to another officer. So I think, Mr. Chair, I join, although the motion has already been moved on, I join with the motion of Congressman Akop that I think we have to invite Colonel Nolasco. He would hold a key, siguro po, to what we're trying to find here. Mr. Chair, na-move naman po yung motion na yan. So I'm just reiterating the importance. With that, Mr. Chair, I think we'd also be curious as to if the same system is being implemented in the office of the Vice President. But seeing as this is only an interjection po, no, the question is Congressman Akop. I will yield to other interpolators, then we'll just move from there. Thank you very much, Mr. Chair. Congressman Chair. Mr. Chair. Congressman Franz Castro. Yes, I would like also to interject to the to the interpellation of Representative Akop and Representative Gutierrez. Kay Mr. Fajardo po, Mr. Chair. So yung 37.5 million na winidraw niyo po doon sa bangko, ano po to, yung 3 times no sa DepEd. Tama po ba, Mr. Fajardo? Tama po, Your Honor. Okay. So after the withdrawal, dinidiretso no ito dito sa security officer named Colonel Nolasco. Sa office po muna, Your Honor. And then tatawagan ko lang po siya. Yeah, oo. Opo, Your Honor. So ito po bang si, by the way, sino po yung nag-designate kay Colonel Nolasco? Hindi ko po kasi narinig yung kay Representative Akop. Sino po ba yung nakapirma? Meron po bang certification, merong in writing na si Colonel Dennis Nolasco yung pagbibigyan nyo ng pera? As designate po siya as security officer po, meron. Sinong nag-designate? Si Colonel La Chica po. So meron siyang written designation? Meron po. Meron po, Your Honor. Mr. Chair, can we have the copy of the designation? Kasi Mr. Chair, wala lang po, Undala. Do you have a copy of that letter of designation? Wala lang po, Undala, Your Honor. Okay. So next, ano na lang, Mr. Chair? Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Isa na lang, Mr. Chair. Kasi tanong ko kasi ang may band po kayo. So ang magdi-disburse po ay yung si Nolasco, wala siyang band, tama ba? Wala po siyang band. So therefore, kung ano man yung mangyari po dito na anomalya or problema, kayo po yung ano doon, kayo po yung aako noong accountability? Ako po ang banded, Mr. Chair. Okay, so kayo nga po yung aako ng accountability just in case na ito ay may nagkaroon ng problema ng anomalya or anumang maling paggamit. Okay, thank you, Mr. Chair. That's all. Yeah. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The Chair would like to recognize the Honorable Deputy Speaker, J.J. Suarez. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards to the point raised by Congressman Gutierrez and Congresswoman Castro, dito po sa pagde-designate kay Colonel Nolasco, sino po ang nagbigay ng kapangyarihan para siya po ang maging designated officer? Ito po yung ginamit yung term, no? Sino po yun? Mr. Chair, I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Your Honor, as part po ng trabaho niya po yun, kasi confidential operation po. So sa kanya ko po dinidisburse yung pera. Opo, hindi niyo po naintindihan yung sagot ko, yung tanong ko, Mr. Farda, because you know it can be anybody there. So my question is, sino po ang nagbigay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera? Your Honor, si BP Sara po. Meron pong papel na nagsasabi? Kasi kayo po yung may responsibilidad sa pera na ito. Dapat kayo po ang nag-disburse. So you cannot designate that authority and that power to anybody else. So,
Now, is there a document that you can show that indeed it came from the Vice President? Wala lang po akong dala, Your Honor. So meron? Meron po, Your Honor. And can you produce that document, Mr. Fajarda? Yes, Your Honor. Okay. And in that document that you will produce, it's just one document or three separate documents every time you withdraw 37 million? Only one document lang po. Just one document. And would you know the date to this document, Mr. Fajarda? Hindi ko po maalala ang date. Taon. Dalhin ko na lang po. Taon. Mga January po. January 2023. January 2023. Mga ganyan po. Okay, January 2023. Kasi nakakapagtaka lang po, Mr. Fajarda. Malaking halaga po ang pinag-uusapan natin. Hindi po biro ito. At nakaban po ito sa inyo. Bilang Special Disbursement Officer, I just find it a little bit questionable that such a responsibility would be transferred or passed on to somebody else, especially when it comes to the utilization of such a huge amount. So, yun lang po, Mr. Chair. No? So, sana lang po, Mr. Fajarda, may bigay niyo po sa amin yung kasulatan na sinasabi po ninyo na nagbibigay po ng pahintulot ang ating Vice President kay Colonel Nolasco para siya po mag-disperse ng pera. Maraming salamat. Thank you. Congressman Gutierrez, you're recognized. Mr. Chair, just a short manifestation after just hearing po yung questions that were answered by Mr. Fajarda. For the consideration of the committee and perhaps for the committee secretariat po, I'd like to move, not move, but like po siguro that it be included in the committee report siguro, strengthening the definition of disbursement. Kasi po, personally, I don't believe the fact of handing the money from the vault to another person, all of the money from vault to person lang naman, I don't think that's considered disbursement. I think we have to consider the ending point po, no? Yung actual end users or yung beneficiaries po ng payment. Yung sinasabi po ni Mr. Fajarda na it is disbursement in the sense na siya po nag-disburse sa isang security officer, I don't think this is what we are guarding or strengthening by law. So I'm not sure, Mr. Chair, if this would be whether in this would be in a law that guidance for COA or any law that we might pass to strengthen confidential intelligence fund. But I hope that we can consider this through the committee secretariat. Yun lamang po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. In addition to Congressman J.J. Suarez, you're recognized. Mr. Fajarda, I'm sure naiintindihan niyo po yung gravity nito pong nangyari. Kasi kung mapapatunayan po na nagkaroon po ng anomalya, problema sa paggagastos at pagbawaldas po ng pera pong ito, may malaking kaso po ang pwedeng harapin po ninyo dahil kayo po yung Special Disbursement Officer. Naunawaan niyo po yun. Opo, okay. With that being said, Mr. Chair, Mr. Fajarda, so gusto ko lang po malaman yung process, eh, no? Kasi sinabi niyo na ilagay niyo po sa vault yung 37 million pesos. Paano nyo po din i-disburse yung 37 million pesos? Ito po ba ay bultuhan yung binibigay kay Colonel Nolasco na isang bultong 37 million pesos o by tranches nyo pong ibinibigay sa kanya? Your Honor, tumatawag po ako sa kanya mostly weekly. Weekly po. Paano po? Weekly po, weekly. Weekly kan. So pagkatapos niyo po mag-withdraw, siya din ang kasama ninyo sa pag-withdraw, 'di ba? Nabanggit niyo. Hindi po, iba po. Siya lang po ang nag-assign. Kasi Alan ang kasama po ninyo siya sa pag-withdraw. Siya po lang nag-assign kung sino po kasama ko. So tapos paghawak niyo na po yung 37 million, tatawag po kayo kay Colonel Nolasco weekly? Your Honor, mostly weekly po, pero hindi naman po eksaktong weekly. Mostly weekly. And then, dun po, sa kanya ko po i-disburse yung pera. In what amounts? Nag-range po sa 4 to 6 million. Pero hindi po pare-pareho ang amount.
Kasi kung 4 to 6 million weekly, you're talking about maybe 8 to 10 weeks. So that's maybe, it would take you around 2 months to disburse? More or less, Your Honor. No, bigyan niyo lang ako ng figure na pwede ko po panghawakan. More or less? Mga lampas 2 months po. Mga ganyan. Mga lagpas 2 months? Ah, po. Okay. Yun lang po. Kasi, syempre, binabangga po namin ito dun sa mga acknowledgement receipts at saka performance report ng audit. So, we just wanted to make sure na nagtataya po yung numbers. That's all I have, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Yes, Vice President. Sir, pasensya ka na. Wala talaga kaming kakampi dito. But I really request to strike out Pagwawaldas. Mr. Chair, I concur with the point of the Vice President. We can strike it out. Yes. Could you put it in motion? I move that we strike out the word Pagwawaldas. Second. Okay. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Yes, the Honorable Senior Deputy Speaker is recognized. Thank you, Mr. Chairman. It's almost 3 o'clock. The Speaker will address the body before 3 o'clock. May move for a temporary suspension. And then after, we will convene, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Is there any second to the motion, Julie seconded? Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. So can we just ask our guests to please wait here? Tatapusin lang po namin yung plenary duties namin kasi kailangan lang po namin pumunta doon tapos babalik na lang po kami dito. Or kung wala naman po kayong masyadong mahalagang gawain, kung gusto niyo pong sumama, pwede naman po. Mr. Chair, we reiterate our request for OVP personnel to sit together so that we can confer easily with each other while we are on suspended hearing. Yes, sir. So while we are doing nothing, sir, can we rearrange the seats, sir, already? Okay, thank you.